But we're down on our game number 3. Bumi Esports 1-1 po yung score natin. Again, you are watching the DPC Season 2 Upper Division. Magandang gabi sa lahat. Okay, nakawala na yung nakawala na yung pack ni Carl Santino rito ah. Ay, binigay. Pack ni Carl. Binana nila yung center. Alam mo ka, ban-ban na talaga yung center ngayon eh, no? Mga sir, kung makikita nyo talaga, binu-position 4 na nga eh. Nag-workout naman for T1, di ba? Well played for them. Pero, yun na nga, since kailangan may mag-give up sila na isang hero, and that is the puck. At nakuha nga yun ng T1. For sure, this is Santino. Pero, tiny first pick for the side of Boom Esports. Skyflex lang muna tayo ah. Gabi na eh. Nag-uutom. Saka kailangan ng maraming energy ng game to. Bawi. Saka Casey, mag-skyflex lang ako. Tigil lang. Teka lang, sino to? Si 23 Savage mga sir. Poker face lang. Yan na. Si Dream Musel ba to? Snapfire for them, for Boom Esports. Okay, so anong pampares nila dito sa puck? Is this gonna be a life stealer na maaga? Kasi for sure mababan yung life stealer dito eh. Taskar, yung nila dito. Snapfire ano to? First pick? Yung sa ano? Tiny Snapfire sila. Tiny! Maliit kasi na Tiny! Tiny carry kaya? Tiny carry to? Might be. Ano kaya magandang ano nila? Anong magandang magandang pick nila dito? Or ban? Siguro Faces Void or maybe the Phoenix. Kailangan nilang iban din. Kasi yung Tiny, Flex pick pa yun. Pwedeng mid, pwedeng carry, pwedeng position 4 pa. Pero speaking of the Faces Void, yun nga, yung magandang binan dito ng T1. And Life Stealer na nabanggit ko kanina, kung hindi mo yung sa second pick, for sure mababan yan. And for T1, I feel like Phoenix na yung next ano nila. Next na ano nila, na ban nila. Or maybe yung maganda, Timberso. Hindi, binana pala yung Timberso. Feeling ko the last pick ng mid yung Boom dito, Casey, eh, para may hard but counter then sila sa pack. At the same time, di na rin pwede ma-counter, di ba? Pwede. Or maybe this is Mikoto's Tiny. Pwede pang ganun yung mangyari dito. Mars. Oh, so yung mga hero nga ni ano. Iniisip ko kanong offlane na maano eh, na tanky eh. Kasi yun yung mga favorite ng Boom Esports eh. Ayun nga, Mars is one of the best combo together with Snapfire ng Arena of Blood ng Mortimer's Kisses. And let's see. Kung ano yung next ban dito ng tingin mo Kuya D, magbaban pa sila ng another mid or magbaban sila ng mga basta mga offlane. Tingin ko mga offlane yung pwedeng iban dito ng mga ng keyword. Pusan na ng offlane si FBC. Pag naubos kasi yung ano yung pag naubos yung hero ano dito mga, ni FBC. Anong magandang ano ba mga magandang hero ni FBC ngayon? Iniisip ko nga eh. Kasi wala na eh. Doon lang naman nakikita ko sa kanya eh. Centaur, Beastmaster before, Timberso, Axe na to. Feeling ko Axe eh. Pwedeng mag-pick ng Axe eh. Na to. Diba? Axe na to, oo. Or kasi gusto ko kay FBC yung talagang ano eh, pumupronta na court na ano eh, na offlane eh. Pwede yung Axe talaga. Nakita yeah natin na pagala ng execration kahapon yung Axe eh, no? Nagban sila ng PL though. Nagban sila ng PL. So meron silang plano dito for sure. Na are they going to pick the offlane na for sure. Feeling ko offlane na to eh. Yung Tiny kasi hindi ko pa nakikita si Dreamsol gumamit naman eh. Gumamit ng Tiny na carry. Hindi kami same room ni Casey guys sa mga nagtatanong. Magkaiba kami ng streaming room. Dati ay magkatabi kami. Ngayon hindi na. Oo. Break na kami. Ganon.
Ay, ay, ay. Anong palak dito? Milo, and then pa... Actually, pwede nga ulit sila dito mag invoker eh. Kung tutuusin. Kaso, against Pac. Feeling ko, tayo ni Mid na lang. Ni Mikoto. Ay, ni Mid ni Mikoto, Casey. Feeling ko maganda rin tayo ni against Pac. Parehas, magkakatalo na lang sila dito kung sino talagang unang ano. Sino talagang unang mag-rotate. Yan. So, makita. BB ba sila? Tupipat na si BDC sa boom. Yan. Magandang gabi guys sa lahat na nanonood. Nakikita ko marami tayong walang share badge. So, sa mga hindi pa po nag-share ng Snapper Phoenix pa rin to, Casey, ha? Kahit yan, walang Void, eh. Kahit walang Mars, Snapper Phoenix pa rin. Actually, malakas pa rin talaga yung anong yan, eh. Malakas pa rin talaga yung lineup na yan, eh. Parang, pag nag-Mortimer's Kisses, pag nag-Supernova ka, poprotektahan mo lang ng Mortimer's Kisses. Anong magandang offlane na pwede nilang gamitin kasi synergy niyan? Tide Hunter, di ba? Pwede. Pwede sila mag-Tide Hunter kung gusto nila. Oo, yun pala, Tide Hunter. Sobrang ganda dito for Boom Esports. So, for T1, are they thinking to snatch the Tide Hunter? Yun ang pinaka. Enchantress! Okay. Hindi daw magkatabi, may bukas na pa ito. Sabay kayo lumingon kanina. Hindi, ha? Magkasama magkaibang streaming room kami. Nasa D ako, nasa ACKC. Dalawang kwarto pagkita namin. Saka may mga protocols kami dito, guys. Siyempre. Yan. Enchantress. So, ano pa. Hindi pa natin malaman kung ano yung offlane end na carry dito ng T1. Meanwhile, for Boom Esports, they are looking for their fourth pick. Tidehunter na to eh! Feeling ko Tidehunter na to eh. Tide, pwede. Ito, parang ganda ng carry tayo dito, tingin mo. Tapos, tingin mo carry tayo sila dito. Ng ano. Pin ko mid na yan. Tingin mo carry tayo ni? Weaselback pa din! Sa bagay, alam mo, it's possible na baka makuha rin kasi talaga ito ng T1 dito sa 4th pick nila. So, might as well snatch the Weaselback and put him on a carry. Or, hindi. Pili ko ang ganyan lineup si, nila. Tanggalin si nila. Si Mikoto yung timing. Tanggalin nila yung ano, yung Medusa. Pwede mag-Medusa yung T1. Pwede. Or... Pangtira rin sa egg yun. Pinoprotektahan lang nila dito talaga yung ano, yung... Supernova. Viper! Matanggal ng passive, okay. Gusto mo itong lineup ng T1? Parang ang lambot nito mga to, ah. May pack naman mo, sila, eh. Malambot pa rin yan. May pack naman sila. Kaso, ang problema, pag hindi nila napagana yung Viper sa offlane, kasi for sure, this is offlane na Viper, dun sila parang mababackfire sa kanila yung pick nila na Viper, eh. Just to counter out the Bristleback. Pag Bristleback naman na carry, mabilis siyang kumuhagin ng mga yan. Items niya. Kung ginawang offlane na BB yan, tapos pumik ng carry. Pwede pa. Diba? Parang pwede talaga mag-backfire sa kanila ito. Pero okay lang. At least, may solution sila sa Bristleback. Yun naman yung mahalaga. Ini-expect nila, Casey, na pipili pa ng carry dito yung Boom, kaya nag-ban sila ng TV. So, in-expect nila na this is a BB offlane. Bristleback offlane, right? Ano pa mga pwede? Naga! CK na to eh. Charot. CK. Windranger. VR Binan. So, hindi pa nila sure. Undecided pa rin talaga sila kung anong lane dito ng Bristleback. So, binan nila yung Windranger ni Mikoto. Pero ang tanong, ano na mga iba ba ng Boom Esports dito na carry? Carry na lang eh. Troll? Ano to? Maybe... Pwede tong offlane, baby. Pili ko last pick mid tong Boom eh. Na last pick ng mid tong Boom. Feeling ko for T1 PA na nakashard. Ang sakit kay BB nun. Eh kung hindi si kung offlane si BB. Eh di kina-counter mo yung offlane. May pang break pa rin sila. May pang break pa rin sila. Nasusundan lang ni Viper si BB, di ba?
na natin. Ang balak dito ng T1, anong hero ni 23 Savage? Iisip sila. Tatabi ko yung... Ayan. Anong balak nila dito? Kuya D, ikaw, anong hula mo? Sasabayan ba nila yung aggression ng BB o... Carry, pipik sila ng hero talaga. Ng pipik ng carry yan. Pipik sila dito ng T1. Hero ni 23 Savage. Teka, natatawa kasi sila eh. Ano kaya yun? Si White One parang wala siyang masyadong ano, say, no? Sabi ko na sa'yo, EA, Barbie, Kuya D. Ka. Daya, sobrang lambot niyan, Casey. Sobrang daya ng break din yan. Pero feeling ko mapibigyan ng space naman ng T1 ko eh. Tapos carpack naman sila eh. Hindi ko gusto yan. Aso? Pipig na mid. Medusa. Oh. Medusa? Hindi, Medusa. Sila yung nag-medusa. Yun lang. Nag-medusa sila. Pero okay lang. Sobrang aggressive ng hero ng T1 dito eh. Viper lang naman yung maiiwan eh. Abilis din mag-farm yung medo ngayon ha. Sa meta ngayon. Alam mo yan. Pag napabayaan mo yan, 20 minutes. May na, yung nakita nating medo na sobrang yaman, 20 minutes, di ba? Paano? Offlane BB to, mid tiny, no? Offlane BB, yes. Mid tiny, Medusa yung pick. Yuppie. So, anino ka dito based on the drop? Casey Lynn, Alinea? I would like to go for T1. Gusto ko makita yung ano. So makita kung paano nila i-workout tong ganitong klaseng hero. Just because yun yung dahilan. Pero in terms of drop, kasi syempre Sapphire Phoenix pa rin yan. Pinakamasakit na combo din yan na, ni, na, na mga support eh. But I would still go for T1. Just to support the Filipino bride, Coco. Coco, ikaw. Coco and Carl? Coco and Carl. Hindi ko alam. Ano ba mas madaling i-execute? Ang lambot kasi ng lineup ng T1. Napansin ko lang, wala silang kasi natural na... Kasi aggressive talaga yung lineup ng T1. Nakita ko na yan. Bakit? Sa Neon eh, last time. Kung maging itong ang problema ng T1, pwede sila maging super aggressive kung gusto nila. BB pa rin yung kalaban nila eh. Mabilis pa rin yung Vanguard hood nun eh. Paano mong babanggain yung BB? Diba? Mm-hmm. So, kailangan kumbaga, hindi naman makunat yung BB ng mamaya eh. Makunat yung agaran eh. So, kaso yun lang, yun egg plus the stone gaze nga. Ay, sakit. Yun yung pwede man-pressure sa PA. Kasi yung BB, pag maaga nakakuha ng item, habulin na yung, yung PA sa neutral eh. Diba? Kaya nila mag-invade eh. Yeah. And yung Medusa, makakapag-pre-farm. Medusa pa rin yan. Yep, yep, yep. So, yung pressure talaga nasa side ng T1 kung paano nila paano nila ma-pressure or magiging paano nila bibigyan ng aggression itong game na to? Kasi time is ticking for them. So, PA. Malakas pa rin, pero that's just PA. Yeah, that's just PA. Third pick kasi so, hintayin natin mag-start game yung game natin, guys. And tignan natin kung paano ang laning phase for these two teams. Importante ang laning phase for T1 dito, create space for their PA to be online. Pero same goes to Boom ha, kasi ano rin yan eh. Medusa din yan eh. So pakilala natin, Boom Esports, Dreamusel, Medusa, Tiny yata ni Mikoto, BB ni FBC, Keso Cute sa Phoenix, and Hyde sa kanyang Snapfire. Ayan, for the side of T1 naman, we have Cuckoo on Viper, Carl on Pac, White Moon on Enchantress, Sephir on Toscar, and 23 Savage on Phantom Assassin. Mm-hmm. Nauna na tayo magpakilala bago nila ilabas. Abisado naman natin. Yeah. BB Snapfire. Oh. Saka dito? Bakit? Sa lineup? Saka dito? Boom. Yeah. Lineup, boom. Boom. So, madali lineup nila. I see. So, madali gamitin lineup nila eh. Yung Viper, apaka-static na hero niyan eh. Sa lane. Ang katapat pa naman niya, Medusa. Di, parman lang silang dalawa.
karman lang sila. Siguro sa team fight natin makikita kung anong pwedeng i-showcase ng isang Viper dito. Kasi hindi naman, di yun yung parang mag-eliminate yung factor na ano sila eh. Kailangan pa nila ng vessel. Kasi may break naman sila Viper, eh. Viper pala ni Kuko to. Yan, Viper ni Kuko. Toxikin! Toxikin! Yan. Toxikin mo yan! Toxikin, toxikin mo yan! Toxikin mo yan! Pero back against Tiny dito sa mid lane. Of course, alam naman natin, Tiny, kung sakali, sa early, arasado ka sa pack, pero habang tumatagal, may potential ka rin talaga na patayin yung pack. Kita mo naman, tamang trade lang si Carl and Mikoto rito. Yep. Three grab. Hindi ka malala. Nakuha ni Carl yung pack. Doon na lang. Pack ni Carl. Malaking bagay na. Tignan natin, ha? Viper, anong katapat ng Viper? Parang nagpapalitan sila ng lane eh. Inahabol ng Viper yung Bristleback. For sure, kasi para ba't kayo nag-pick ng Viper? Para sa Bristleback naman eh, kung hindi nyo bigyan ng reaction si Bristleback, sayang lang din yung pag-pick nyo ng Viper. Sana nga nag-pick ng Viper kung ganun. Oh, pero dito sa bottom lane, try lane versus try lane. PA versus sa Medusa, Snapfire, Phoenix. Lugi ata sa palitan na to yung lineup ng T1. Pero, ayaw ko kung habulin ba ng Medusa yung linya sa Viper. Mukhang hindi. Mukhang happy na okay sila na dito ang dalawa. Oo. Napareact naman nila yung ano eh, yung T1 sa lane eh. Okay na pili yan ko, na mas, wag mag- na sinipin magiging maganda yung lane ni Kuko kasi BB yung katapat niya. Yeah. True. Pero okay lang. Okay lang din talaga to for the side of boom eh. As much as possible, dapat hindi mo bibigyan ng loging lane si Medusa. Pero tignan natin dito. Wala, match lang tong mid na to. Wala pang first blood, no, Casey? Namang farm lang. Pili ko happy sila na nagpa-farm silang dalawa dito. Namang farm lang. Yes, that's right. Okay, ang sakit. Kita mo. Awit, aray. Okay lang. Tinotoxican lang ni Kuko. Toxicin, sabi ni Kuko. Oh, pero mukhang may nahuli rito. Si, okay si Enchantress, pwedeng tuklawin ang ahas and first blood. Sports brought to you by PNX Bet user code Lupon WXC. Message lang sa Kuya Nick Page kung gusto nyong bumili ng voucher and kung meron kayong katanungan regarding PNX Bet. Kita mo ginagawa ni Kuko, Kuya D, oh. Talaga ako ng Viper, totoxicing kita, sabi kay BB. Hindi kita bibigyan ng chance makapag-farm. And look at that, BB, against the Viper. Ito, konti lang din naman. Pero ganito eh, early level, ganyan. Kailangan pero Medusa, talaga i-punish mo yung Medusa. Pinofocus daw yung Medusa daw, may mana shield yung Medusa rito, tamang normalan lang. Delikado yung Medusa, nakatipi out yung Medusa rito, pero dun lang siya sa may Gedli na naman TV. Eh. Okay lang, sald naman. Ito yung isa sa pinakamasasakit na try lane eh. Dag, PA, Tuskar, basta may Tuskar, okay. Masakit talaga try lane. Tapos Enchantress ka pa, di ba? Kailangan mag-ingat dito si Rimusel. Pero maganda rito, napipressure ng PA yung Medusa kahit papano. Napipressure kasi tri-lane versus tri-lane. Pero that's the BB going down sa kamay ni Kuko. Walang bristleback sa matigas. Na nether toxic. Pwede pa makuha ni Carl yung sab... Ay, hindi pala. Nakuha na pero rin. Sa Mikoto, medyo malulugi siya. Malulugi siya in terms of ano ah, yung sa bote. Kasi nakuha ni Carl. Sabagay, pack din kasi ito eh. Dalawa yun. Dalawa nakuha ni nung Carl. Dalawa nakuha ni Carl. Dalawang river rune. Dalawang water rune. Yappy. So advantage. Slight advantage to para sa side ng ano. Para ka sa side ng pack. Yan. Gagawin. Okay. Haharasin lang mag-ingat. Ni level 5. Papasok. Avalanche toss. Ay, yan lang. Na-avalanche toss combination. Na combinations, pero tamang bait! Delikado yung back end na micro! Si Carl Tantino! Nag 1-on-1 with the great one na bigyan yung pack niya ron.
gbated.com.ph. Maganda yung intention ni Carl, kaso nayari siya dun. Ito, ano ka pa, sa bagay, patay din siya eh. Patay, nakita niya eh, na natansya niya na kahit normally niya na isang beses, may matitira pa rin buhay. Tapos atakihin siya nung tore, patay siya sa tore. Kaya siya umatra sana. Kaso, yun nga. Very unfortunate for Buck. Mm-hmm. Pero ito, Enchantress Phoenix nagkakaharasan. Delikado yung tiny bet na cookie save para dito. Oo, na-save niya. Saving the day. Di pa kasi dapat tinintay na yata nila yung level 6 ng pack bago nila ginoo. Kung nag-level 6 yun, mapapatay nila yung tiny. Pero tiny almost sitting at level 7 na dahil doon sa solo kill na nakuha niya sa mid lane matchup nila. Lucky. Wala, ganito lang. At siguro ang isa pang winning condition dito ng Boom Esports Greedy is to give a lot of stocks. Actually, ito na nga, sinisimulan ng Boom Esports as early as now. Uy, naku po, toxicin mo na naman. Pero Kuku, makakapatay ng isa. Pinakain ng Cookie, makukuha rin nila yung kill kay Kuku. Pero kita mo naman ha, napatay na kagad nila. Dream Coil will be completed. Kaya ba nila patayin tong Tiny? Walang Avalanche Toss combination. Here comes the first kill. Avalanche Toss. Sila pa yung makakapatay. And mabubuhay pa si Tiny. Mikoto with the play. And just like that, 2-for-1 exchange in favor of Boom Esports dito. Ano nangyari? Ba't ganun? Wala rotations kasi nila eh. Doon namatay si Dieselback, pero ando si Mikoto kasi to save the day. Pero alam mo Casey, na ang mangyayari rito parang magiging carry si Kuku. Ang ganda ng lane ni Kuku dito eh. Napatay niya ng dalawang beses yung BB. So non-factor yung BB rito. Eto na naman, FBC na naman, tinoxic na naman. Toxicin! Oh, snowball papasok, pero dalawa na naman na magiging kapalit dito. Here comes the Cookie. Mort, Cookie mo to. And Kuya Coco, saan punta Kuya Coco? Patay ata si Hyde. Nagmamicro. Uy, makakapatay pa. Double pa nga yun. And 2-for-1 trade in favor of T1. Medyo masakit talaga yung toxicin ni Kuku. Toxicin technique. Aha. Tsaka kahit nasabihin mo namamatay si Kuku dito eh, ang maganda nun, na-force yung reaction dito ng Boom Esports kay Kuku, diba? Snapfire, napipilitan siyang umakyat. Pero sa dream mo, silang agang ano nito, ang agang decision nito na mag-jungle. Okay, ako okay lang. Bagay. Pero ang maganda ang dito Casey, nawalan ng silbi yung BB early. Supposedly makuna, tanky, pero kita mo nangyayari dito ha. True. Okay, delikado ata si Mikoto pero masyado makunat ang lola mo. Bato kong bato. Excuse me. Dreamosel? Okay lang. Pero kasi wala pa siyang madness eh. Ay! Pinutol niya ang po, ang ano! Nabali ang sanga ko yun Green eh. Green coin. Lang. Another kill going in favor of T1. Mapapabor sa T1 itong laning phase natin. As you can see, number one sa network yung Phantom Assassin dito ng T1. And Kuku, tamang rotation rito sa bottom lane. Medusa, tamang chill build. Parang lang sa gubat din dito. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Casey? Casey? Casey Linalnea, di kita naririnig. Pero eto guys, less than 1,000 gold read going in favor of T1. Spotted nila yung Tiny rito na naghahanap ng kill towards this top lane pero mukhang balak nilang habulin. Pack, Dream Coil, not yet available. Wala rin siyang mana rito. Pero number one sa network, etong PA ng T1, 4K network siya. Pare sila ng Tiny. Nahihirapan dito yung Bristleback talaga. Wala ka pa rin si Casey Lin dito, guys. Na sira ata yung headset niya. Dire's middle tower is under attack. Yan, tignan natin. Phoenix.
Tamang stock lang siya rito para sa Medusa nila. 1,000 gold lead going in favor of T1. Lamang din sila in terms of ano rito? Of net worth. 1 kill advantage, 1k net worth. Here comes the chase. Mapapatay ba nila itong Snapfire? Snapfire, susubukong mabuhay pero Medusa is here. Pwede niyang gamitin yung Dream Coil. Ay, hindi. Walrus Punch ginamit. And Medusa nasa pack dito. Pero here comes the Fire Spirit. Taskar gusto makipagsuntukan. Andito rin si Enchantress with a slow. Pero Kesecute already with a killing spree. 1-for-1 trade. The Snapfire for the Taskar. Yung magiging palitan na magkabila ang teams natin dito. Pero tignan natin, 6 to 7. Mga kaibigan, Mortimer Cases ginamit kay Viper. Ayun ang problema ni Viper. Wala siyang pang-cancel ng Mortimer Cases. Hindi pala. Si PA pala yung namatay. PA goes down. 23 Savage. Medyo mababawa, mapapabagal yung farm niya rito dahil mahuhuli siya. Rinig na ba ako, Kuyli? Yan, rinig na. Yeah, nasira na naman yung headset ko eh. Napakuling. Pero ayun na nga, they were able to kill the Phantom Assassin. Well played for Boom Esports. Sinahabol pa nila to. Ito yung nakawala si White Moon. Nagdadasal na lang siya. Kung maro-roshan kill ko. Ayun ang problema. Medyo umiinit na yung Tiny. Habang nangyayari yan, yung Medusa nila, pinagpa-farm lang nila muna dito sa Triangle Camp nila. Of course, Medusa, yan ang kanilang late game insurance. Bristleback, naka-hood and going for face boots dito. Ang nagiging problema, hindi na mahabol rin ni Kuko yung Bristleback. Eh. Kumbaga, umiiwas na talaga yung Bristleback para makabalik siya sa laro natin na to. So, pag di niya nililainan yung BB, anong silbi ng Viper sa game natin? Diba? Siguro sa teamfight na lang. Sa early, alam niya. Sa... Ayun, din rin ko yung ni Carl Santino. Nilabas ang Lotus of Salamene, mga kaibigan. Salamene. And Carl Tantino, Salamene Lotus. Pinakita niya lang, na-cold down ang kanyang ultimate dito. True. Rockets cute ka going for the earn. Is this earn? Gusto ng ano? Ng Oy, pero isang Phoenix. Pero kay eto na naman yung Phoenix. May Supernova to. Pwede nila patayin. Supernova gagamitin. Aba, here comes the Bristleback. Pero tamang takbo. Para dito. Just to make sure na mabubuhay siya. And they will not give itong kill. Pero 8-7. Lamang ang Boom Esports slightly pero immediate smoke para dito sa side ng T1 going for the chase. Medusa yata yung gusto nilang matahan dito. Aha, Kuya D, but T1 looking for a aggressive play dito sa, kasi like I said, draft pa lang sa kanila talaga yung pressure dito na gumawa ng gulo, mag-force ng mga ako, issue dito sa ating game. FPC na naman yung yari dito, may break. This is a dead for sure. Dead FPC. Tinapat dito si FBC and FBC. Muli na namang namatay pero delikado si Phantom Assassin. Avalanche toss completed. Good trade yun para sa kanila. Yun ang lamang na trade. Papatay nyo yung offlane nyo kapalit lagi nung carry. Sulit yan. Dapat tata pag ganun eh. Dapat tata pag ganun, hindi mo na magpakita si Phantom Assassin. Kasi for sure ang gagawin na dito ng Boom Esports, lagi nilang pupuntahan si PA. Pag si FBC, pinupuntahan dito ng T1. And that's not a good trade for T1. As much as possible, dapat hindi namamatay dito ang isang PA para makuha niya na maaga yung Battle Fury na and the Death of BKB. Pero dalawang beses na siya namatay, so medyo malaking setback sa kanya yan, Casey. Ah. Mapupush further yung Battle Fury niya rito. I don't think mga 15 minutes siguro niya mabubuo yan, if ever 15 or 16 minutes, given dalawang beses na namatay. Medusa, number one na sa network, despite not laning, at dedicated jungle lang siya rito. Okay lang, triangle talaga yung bahay ni isang ano dito, Medusa. Ay, grabe yung... Grabe yung play nila doon, no? Uy, nasasaktan. Kita mo? Nasasaktan sila rito. Eto na, sabi niya, ngayon mo ako toxicin ko. Sabi niya gano'n, toxican tayo. Sinisip po na, toxicin. Aray, tinoxic. Sinisip po na. Tinoxic. Pinasok. Tinoxic. Final response. Toxicin pala, sabi niya gano'n. In Supernova committed na naman. Pero walang kill na makukuha. Lamang ang T1 sa palitan yun. 1-for-nothing exchange. Yappy. Ayun lang. Ayun lang. Huli naman. Lagi may trade kill lagi sa Boom Esports. Pero lamang yung ano ron, yung T1 dahil support lang naman yung napatay ng Boom doon sa trade-off na yun. Yep. 23 Savage.
Yan, guys, speaking of, yan, habang wala pang nangyayari, kita nyo naman yung suot-suot ko. Yan, available po yan sa The Armory. Available din po sa The Armory yung Onyx X The Armory collaboration natin. Yan, so be sure to check it out sa ating Shopee. Shopee.ph/TheArmory and sa Facebook naman natin, shop The Armory by WXC. So, ayun. Available dyan itong merch sa Civil War natin, yung Onyx, and then yung ibang Exe merch din. Nandyan. Exe/Lupon. All for Onyx. Ganda na. Tignan natin din, dito, guys, ha. Hinagamit ko ano? Ba yung jacket? Yung jacket ng Onyx. Naman. Nandito nga, eh. Sa gilid ko. But, yun nga, anyway, back to the ballgame dito. 10 and 9, yung score natin po yun. Ang bagal ng pacing natin, Casey Lynn. Yep. Mabagal to pacing natin. Tiny lang yung gumagawa ng space dito para sa team niya. Pero, kung ikaw yung ano, kanino ka ba rito, yung tipong parang ang ganda kasi ng ano eh, ng ginagawa ng boom dito, pinapatagal nila yung laro. Despite, diwa, nakakakuha silang kilo. Pero, Medusa, Medusa hindi nakakante. Hindi nagagalaw yung Medusa dito. Diba? Oh. Hindi nga siya untouchable yung Medusa dito. Kasi ang ginagawa kasi dito ng Boom Esports, si FBC at saka si Mikoto yung laging taya. Pero speaking of, ito na ata yung kaso wala siyang kasama. Walang kasama. Ano yung papatayin niyan? Medusa yan. Ang bubuhin ng Medusa, Aghanim Scepter agad, no? Mag-aag siya agad, okay. After SY, Aghs. Para meron nga naman siya nung pag team fight yung Mystic Snake, medyo kailangan maiwasan. Pero mamamatay si ID dito. And Carl Santino on a dominating streak na rito. Medyo gumaganda ang laro ni Carl Santino. Number one yung Medusa sa network, pero yung tatlong kasunod, all course ng T1. So, slight gold lead going in favor of T1. One kill advantage din para sa kanila rito. Yep, that's right. Still FBC, kailangan niyang bumawi dito sa farm. Hood pa lang yung meron siya, 17 minutes. Kita mo kung gayong kahirap din dito. Tsaka in terms of network, si Medusa lang yung mayaman dito. Though that is a good thing. Pero kasi, pag mayaman yung PA, hindi na yayari yung PA. Yari, speaking ayun, of the Medusa, sabi ko na Barbie, sakit! Nahuli na si Medusa dito. Makakakuha ba silang return kill? Avalanche toss. Sabay Dream Coil mapapatay. Pero Mortimer Kisses gagamitin just to fend them off. Pero that is a very favorable trade sa T1 dahil nakuha nila ang buhay dito ni Dreamocell thanks to that wards na nakaplay sa may clip. So dyan na magsisimula ang pag-alagwa ng farm dito ng T1 given na may Battle Fury na rin yung PA nila at tapatay nila yung post 1 na Medusa. Yep, this is really looking good for the side of T1 kasi hindi nga... Though si Medusa, yes, hindi siya untouchable siya just now. Yan, kasi syempre namatay siya ng isang beses. Pero kasi si PA din, kuya, hindi naman din nape-pressure yung PA dito. Actually, though hindi ganun kabilis yung fury niya, pero nakuha niya pa rin talaga na sakto lang yung timing. And ang PA nakakatakot din talaga. Kahit sabi mo Medusa ka, di ba? Once na mablinkin, mag-crit yan ng ilang beses, may kalalagyan ka pa rin talaga. Pero tignan natin dito, Medusa, Pak, PA, ayan, balikatan sila sa network, pero ito na yung movement para sa Boom Esports, looking for a potential play towards this. Enchantress ang aabulin, here comes the Avalanche to combo, hindi mabubuhay, hindi, mabubuhay yung Enchantress, nakapag Nature's Attendant siya rito, and not enough yung damage. Pili ko merong Infused Raindrops yung Enchantress. Usually, pag may tayo ni nakalaban, malaking bagay yung Infused Raindrops. Radiant's bottom tower is under attack. Kasi nakatrap. Pero may supernova to Phoenix, ha? Oy! Oh, makakatakas. Oo, di kinumit yung... Mamamatay! Mamamatay sa base. Napatay ng Viper ni Kuku. Killing spree na. Ayos, nahuli si Carl. Ay, hindi. Yung Enchantress yung nahuli. Pero ito, Medusa nandito. Oh no, tignan natin kung lalaban. Here comes the Stone Gaze. Bristleback. Toxic in. Mortimer Kisses gagamitin. Kuku inahabol ng Mortar. And Kuku Robin naman yun sa double kill para kay Dreamocell dito. At nagkamali na pinasukong liga yung Taskar. Wala ka ng teammate dyan. And Taskar will fall. 3 falling on the side of T1. Nanganganib pa yung first 15 kill. Avalanche toss into the body slam. Nahuli yung Carl Santino. At nahuli yung Kuku. Dalawang streak ang mawawala. First 15 kills. Makukuha pa ng T1 dito. Ay na nga, Boom Esports. I know for a fact na T1 dito, they are doing it
just to create space for the Phantom Assassin. Kaso kasi, it cost them the tier 2 tower na ganitong kaaga. 20 minutes. So, kita mo yung outpost dito, pwede makontrol din ng side ng boom. Hindi lang yan, hindi lang yung outpost kasi kita mo in terms of wards, dalawa yung nakaabang na ward dito sa neutral. So, liliit talaga yung base dito ng T1 for sure. And ito yung gusto na nangyari ng Boom Esports. Problema kasi, PA, so, pwede siya sumama dun sa teamfight na yun eh. Ganda nung coil. Kaso kasi, siguro inisip na lang din na ni 23 Savage na mas kailangan niya hapitin yung farm niya. Kumbaga, in the long run, mas makikinabang sila sa pag hindi niya pagsama if ever. And syempre, pag pumabor sa PA yung RNG, pag kumagat yung mga dalawang critical lang, isang blinking, dalawang critical lang, panigurado, burado. Ganon. Ganon ang magiging motto mo na pag PA ka. Diba? Yeah. Pero dito kasi, sa totoo lang, dito kasi sa side ng Boom Esports, yung mga hero nila, BB, Tiny, Makukunat, Snapfire lang yung pwede niya talagang targetin na mabilis na mabilis. Pwede si Phoenix, pero may supernova rin si Phoenix. Si Medusa, hindi mo naman siya gugustuhin talo na, not unless sobrang dami mo ng item. May pabuo na yung, Ags nung Medu, mahirap lumaban dyan sa naka-Ags na Medu, of course. Pag tinamaan ka ng Mystic Snake, magiging Unyebe ka. BKB na rin yung Priestel back dito. So, di niya na po problemahin yung Viper pag up yung BKB niya. So, tignan natin kung ano magiging play ng Boom Esports dito sa ating game number 3. Magpapakita rito yung PA and Viper sa mid lane. Tignan natin kung may initiation, Rekta Roshan. BKB yung PA, ha? So, pwede silang lumaban dito. BKB din si FBC. Bilis din. Actually, mabilis din to kung di magre-react. Pero feeling ko walang reaction coming from T1. Late na nila marirealize na nag-roroshan pala to. Late na to eh. Ay, di! Na-stun! Makapag-buy time to ah. May supernova though. Wala. Walang pwedeng pumasok pag ganun. BKB. Popping ng Bristle back dito. Here comes the Walrus Punch. Gusto nilang umabol. Here comes the Tiny with Avalanche Toss. Nahuli nila rito. But the Dream Coil connecting on 3. Phantom Assassin gustong lumabat. Though the Supernova, pwede pa nilang puwersahin ang issue. Tiny, delikado. Here comes the Blinkin. Supernova to sustain. Pero pack with a jump in. Delikado yung Phantom Assassin. Here comes the Blinkout. Phoenix going for the chase. Phantom Assassin mo. Ba't ayaw mo sutukin si Keso Pewtoy? PA ka. Tumira ka. Normalin mo, par. Normalin. Eto si Kuko, sabi niya, toxicin mo lang par. Mystic Snake, kumakagat. Pero do on 2, 2-4-2, tignan natin dito. Here comes, no! Whitemon! Oh no, Whitemon will go down. 2-4-3 exchange. Nakuha kasi ng Medusa yung Aegis din. Daya, daya din ang angst ni Medusa. Kita mo, ang hirap. Ikaw si PA. Bawal gumalaw eh. Naiilang ka talaga mag-blinkit. Tapos mga talent pa niya sakto din sa Ags. Okay nga talaga yung Ags dito for Medusa. Lalo na pag ganyan yung, ganyan yung kalaban. Yung lagi siyang papasukin dito with a snowball, with a blink in, 23 Savage. Ito yung sinasabi ko, Kuya D, na in-explain ko kanina na si 23 Savage, hindi siya ganun na makaka-free hit dito kasi may cookie, makukunat, medyo hassle. Siguro, siguro kailangan pa niya ng mga more damage item para pag-blink niya, may sure na mamamatay na. Kita mo yun? Buti may presence of magical si na buti may presence of magical na lumayo. Hindi niya ginready agad yung tiny para pag putputok ng supernova, masisigurado niya yung kill, di ba? Yeah. Kaso kita mo dito, Mystic Snake. Pak! Daya. Nahuli, nabody slam yung pak eh. Okay lang, parehas naman yung trade na naganap. At least, lumamang lang ng isang kill yung boom doon. And syempre, nakuha nila yung Aegis, di ba? Pero ano pa rin to? Kukunat. Pero patay ito si Mikoto. Ay, ayaw nila. Kukunat ng mga heroes talaga dito ng boom eh. Kukunat. Apakakunat nga ng boom dito. Tagalan. Pero syempre, wala naman makunat sa PA pag kumagat na yung critical niyan, di ba? Mm-hmm. Bansa may ano pa siya. More, siguro, Deso? Pwede. Halbert, kukunin ni Carl? Dama ba? Or Sanchen kaya? 18-15, Kuya D. Nako, 1k gold din lang yung lamang dito ng boom. For sure. Ay, mag-crit! Kay 20, galit ka ba? Ayun, nag-crit. At least yung nag-crit.
At least yung nag-crit namatay agad, di ba? Crit talaga, no? Oh. Kiyang nagiyang mag-crit eh. Ayan, yung shard ng PA, yun yung hihintayin natin dito. Yung sinasabi ni Casey, yung break para sa BB. Yes. Meron kasi Medusa pa rin yung kalaban. MKB next item ng Medu rito. Pagkatapos niya mag-aganim Scepter. BKB na rin si Kuku sa kanyang Viper dito. Yeah, that's true. Kuya D. Pero we haven't seen some good supernova lately dito sa side ng Boom Esports. Siguro yun yung kailangan nilang gawin. At... Aghanim Scepter. Ano sunod na item dito ni Medusa? Ah, MKB. Sakit. Ang tagal din nung ano, nung parang mini gaze nung Mystic Snake, kaya no? Kaya nga, daya nga. Parang mga 2 seconds din yun. Mm-hmm. Sobrang daya. So, Medu, one component away para mabuo yung MKB niya. Scroll na lang ang kulang niya rito. This will at least kahit papano address yung problem nila sa evasion. Na meron yung PA dito. 26 minutes into the game, guys. Slight gold lead going in favor of Boom Esports. And, lalip ka sa T1. So, technically, even tong laro natin. Dead even. Taskar, may Blink Dagger na. So, malaking bagay yan. 41, yan yung save mechanic nila. If ever, and yan din yung pang-initiate nila. Kung sakali, situational. Ay! Yan. Ito na, ginaganto lang sila ng Boom Esports, oh. Pero makakalikod yung ano rito, ah. Aegis naman din kasi ito, eh. So, dinu-utilize lang nila yung Aegis advantage. Uy, binakoyin sa likod! Ayan na ang simula ng Kalbaryo. Mikoto patay! Oh, no! Yun lang! Ay! Naku, 1-for-1 trade. The mid laner for the mid laner. Pero Medusa, Stone Gaze, Stifling Dagger, Kuku, BKB. Kailangan niya tumakbo rito. And 1-for-1 ang magaganap. After ng mahabang palitan na yon, a mid lane si for a mid lane, even lang. Namatay pa si Carl doon. Pero okay si lang, they were able to kill the tier 2, they were able to get the tier 2 tower bago man lang mag-expire yung Aegis. So, well utilized for Boom Esports sa kanilang Aegis advantage. Zephyr going, Medusa going for, MKB na. Ang sakit na nito, ah. Hindi na pwedeng magtangka. Kadi na next item niya rito po. Hindi na pwedeng magtangka etong CPA, Kuya D. Na-blink inan etong si Medusa. Not unless mag-isa na lang talaga siya. Yaman din ang PA dito ni 23. Yaman din kasi talaga yung PA. Yep, that's true. Mayaman pa siya kaysa sa Medu dito. Ah, SY yung kinuha niya. SY Skadi. No, Desolator, my friend. For 23 Savage. Skadi, next item, KC, para dito sa Medusa. Tingin mo, anong pang magandang item para sa kanya this game? Ito, Skadi B-Fly, pwede sa kanya. Kasi parang, tingin mo, kailangan niya ba ng BKB dito? Tingin ko hindi na. Okay na yan. Kasi ang kalaban naman niya dito at the end of the day, si PA eh. Buo siya ng mga item na pang Phantom Assassin talaga. Kunat takit, eh. No? Kunat kahit nabibreak yung passive, eh, no? Tsaka may BKB din wala, ito, eh. Ginlimmer cape, ginijibate lang sila rito. Tignan natin dito. Medusa. Going for the Skadi. Mukhang magkakabakbakan dito sa mid lane. Wala, matagal pa yung spawn ng Roshan eh. Kaka-expire lang ng Aegis of the Immortality dito. So, both teams looking for the opportunity to take the lead dahil technically at the moment, even na even itong ating game number 3. Kuya D, pero 23 Savage is pataas din yung farm niya dito. So, nag-worry din ako dito for the side of Boom Esports sa paano pag tumasa. Pero speaking of the Boom Esports, pero teka lang, nagkabakbakan dito. Dream Coil na naman sa lupa by Carl Santino. Pangalawa niya na yan this game. Medyo hindi on point ang Dream Coil ni Kuya Calm rito. True, Kuya D. Na-force lagi. Defensively yung ano niya dito, yung BKB niya. Pag na-deplete yung BKB niya dito, once na yun nga, wala na siyang BKB. Madali na ma-break
or ma-target itong si FPC, hindi na siya problema sa team fight mamaya. Ako feeling ko, like, buo na kagad, buo na si Carl agad Casey ng Ags, no? Tingin mo, Ags na kagad para kay Carl? Feeling ko, diba? Pwede. Pwede naman yung Ags. Sa totoo lang, maganda yung Ags dito sa game na to. The 23 Savage going for the Skadi. So, Skadi yung aim niya dito. Puro for ano na rin, Phoenix and... Buo na ba yung satanic niya? Buo na yata yung satanic ni Savage eh. Meron siyang river eh. Meron ba? Yung... Meron, may river si ano, si PA. Skadi yung ano, yung may do going for Skadi. Si Dreamusel. Si PA, I think, going for satanic siya. Kasi may river siyang daladali. Pinuto lang agad yan. But late, parang late. Hindi ba late tong unong to? Flash ko lang. Yan, Kuya D. Wala, ceasefire lang to. PA plus Medusa. For sure, ang gagawin. Sino late game nyo rito, guys? Kanino kayo sa late game? PA o Medu? Based on the composition. Yan, yan ang tignan natin dito. Wala talaga tayong magiging movement na makikita dito, Kuya D. Siguro, pwede silang, ano, pwede silang lumaban once na si Medusa pull up na talaga. Yan, sa satanic na Casey. Satanic. Satanic na yung PA. Jules yung Phoenix, okay. Ang ginagawa din kasi dito para. Ng ano, ng T1, waiting lang sila eh. Na magkamali waiting dito game. Yung boom. Oo, magkamali dito yung boom. Kasi hindi sila, siguro pwede nilang puwersahin. Pero kasi may supernova eh, plus may case. Yun yung pinaka nakakatakot na skill dito ng Boom Esports eh. Uy, wrong turn, wrong turn! May pumasok. Teka lang, supernova gagamitin. Avalanche to si Dina kapag BKB si Savage dito. Here comes the Stone Gaze, mga kaibigan. And here comes the Chase. Walang tinamahan yung supernova. Pero BKB takbo ang naganap at mukhang magkakamali rito. Yung T1 trying to go in for the engagement. Delikado rito. Si Whitemon hinahabol siya rito. And Whitemon will fall. And Tiny jumping in. Naku po. Hindi. May mahuhuli rito. Tignan natin kung anong mangyayari. Tiny medyo makulat. Oh no. Snowball save. Papunta sa malayo. Delikado rito si 23 Savage. 23 Savage will go down sa kamay ng Boom Esports. Avalanche to Sky Kuku. And apat ang patay. Jungko Lord. Nasaan si ano doon? BKB takbo by 23 Savage. Pwede atang... Mag-arro siya, pwede na. I don't know what happened for T1. De, yun nga, oh, no, kasi mahirap talaga. Si mahirap talaga tumarget ng kahit sino dito si PA. And look at that, pag si Phoenix yung ano niya, yung tinarget niya, makakapag-supernova at makakapag-supernova. Pag si Snapfire, makakapag-cookie pa, makakapag-glimmer and whatever. And kita mo naman dito, Recta Roshan no, agad. Ang unang pagkakamali ng T1. Ang nangyari kasi doon, nag-BKB takbo si 23 Savage. Sa bagay, wala rin siya kasi talaga. Hindi, nag-blink in kasi siya. Wala naman siya backup dyan eh. Oh, mag-blink in niya, pero Phoenix. Oh, nag-supernova. Anong gagawin mo pag nag-supernova? Ayan na, blink out, takbo, takbo. Hindi pa nga tumama yung Nova. Pero the moment na PA ka, nag-BKB ka, at tumakbo ka, tas bigla kang bumalik, tas hindi ka makapag-desisyon, ubos ang patipan tubos. Nahuli siya rito. Tapos talaga pati Fantubus. Oo. Oh, nice noble save na sana din to for Taskar. So, kulang pa din eh. Si Kuya Kuko mo, di pinapansin. No? Toxicin. Sabi ni Kuko, Toxicin. Oh, ito si Kuko. Wala ito ka dyan, hindi ka muna si Chubibo. Mo na pa, kayo na. Sumakay siya Chubibo. Ay, naku, nag-shiba si Carl. Feeling ko dapat ganim scepter eh, pang control eh. Pang shove na lang ata ng lane yung gusto niya dito mangyari. Ito na, lumalamang na. Kuya D, with that, just one team fight, 8k gold lead agad yung meron dito. And tatayuan na lang ito ni Dreamusel. Naku, Dreamusel is standing tall and proud. Sobrang worth it nung Aghanim Scepter first item dito for Dreamusel. Aghanim, sinabi ni Shard, sabi niya, par tayuan ko lang para, sabi niya ngayon, par, pabasag lang para, okay lang ba par, pabasag ng base par. Naku, si Siberian Tusky pumasok, walang naabot. Here comes the Dream Coin, the break, papapatay nila yung Tiny. Naku, sung lubaban, Medusa nakatayo lang, oh, Stone Gaze lang. Wala pang Stone Gaze eh, Mystic Snake lang eh. Tamang normal lang, tignan natin kung ano mangyayari, napilita mag-BKB si Carl. May pumasok sa loob, pero Supernova gagamitin, may nahuli sila rito. 23 Savage, kailangan niya ng lubaban dito, pero lamang dito. Here comes the Vision, here comes sa
Phantom Assassin, pero Medusa, tignan natin, hindi niya pa rin ginagamit yung Stone Gaze niya rito. Naku po, normal! Naku, namatay! Paktay ka deha! Pero on the off, Mortimer Kisses, hinahabol dito. Oh! 23 Savage! Okay, iiwas sa bala. Pero here comes the TP. The Phoenix is back. Mukhang makakatakas pa yung Phoenix dito. Takas na takas. Itong pero ang si ganda ng depensa ng T1 doon. Wala, si Carl, meanwhile, nagtatrabaho lang. Trabaho lang, walang personalan para kay Carl. Hindi na rin siya masyado sumasama eh, no? Talagang alam niya yung lakas ng isang pack. Hindi, andun siya, nag-travel lang siya. TP lang, nag-travel lang. Hindi siya kanina eh. Oo. 5K gold, 8K to 5K gold did ah. Nabawi in a way ng, ano, ng Boom Esports to. 23 sabi, siya tatago. Uy! Bro! Bakit? Bro! Ay, nanigas! Nagtitipitigas! 23! Sabog! I'm back! What's up? Sabi niyang ganun. Oh, hihil ko sarili ko. What's up? Sabi ni 23 Savage. Kaya ko naman silang lahat eh. Kaya ko naman silang lahat. Sabi ni 23 Savage. Aruy! Akala niya yata pak siya. Chungkulor. 23 Savage. Tagal nang, ang tagal niya naglagi dun. Anong ginagawa niya dun? Sayang yung BKB. Sayang yung oras na dapat nagpa-farm dito si Phantom Assassin. Tatag-TP na siya na. Ang tagal niya bago mag-TP. May naantay. Gusto pa niya kasing kumuha ng isa pang wave. Ang problema, nakuha siya dun ng Phoenix. Natagpuan siya dun ng Phoenix. And 23 Savage again. Oo. Medyo overextending yung kanyang kamay. Late game tayo, guys. So, medyo questionable yun. Though, wala naman makukuha ang objective yung side ng Boom, pero alam mo pa rin, ha? Instead, nagpa-farm ka for 1 minute, tambay ka muna rito. And Medusa, habang ikaw ay natutulog, eh, nagpapayaman. Going towards the next CD item, which is butterfly na siya. CD pa pala yung TP niya doon. Sobrang unfortunate ng PA pag ganun, di ba? Sobrang unfortunate. And si Zephyr, delikado pa. Yun na. Pero pa, gagawa ng paraan. Tamang TP out. Tinulak? Tinulak para magbigti. Saglit lang. Sino nag-force up dun? Sino nag-force up dun? Hindi, Psychic Hairband. Ginamit ang Psychic Hairband. Ah, Psychic Hairband. Ah, okay. Tinulak. Ay. Delikado. Ang tagal mabuhay ni 23 sa video. Pero maganda yung ginawa ni Carl na yun, ha? Maganda yung ginawa ni Carl na yun. Hindi, ibig sabihin, walang snapper for the next 1 minute. So, kailangan di rin medyo makaka-high ground itong side ng Boom Esports. So, Carl Santino, making the play para mapatagal yung laro natin dito. Ages pa rin to, eh. Hindi pa rin nila pwedeng labanan, eh. Kumbaga, si Carl dito, gagawa na lang siya ng paraan dito para mag-show ng mga creep wave. Wala naman masyadong speaking of, huhuli. Pag hindi siya na-combo ni Mikoto. Ganyan gagawin, kuya. Hahabulin na tahabulin. Mangungulit lang, oh. Wala silang pang heavy lockdown kay Carl, eh. Kaya ang gagawin ni Carl dito, sige, wala ako ng creep wave. Ags na ako in just 100 gold. So maganda yan kay Carl Santino. Napapatagal niya. At the same time, yung kinakailangan nilang item para sa susunod na teamfight na kukuha niya rito. Mm-hmm. Sure. So, may stretch yung laro natin because of Carl Santino. Nag-tip yung PA doon. Na Stone Gaze yun. Na Stone Gaze ng mga bossing. Na Stone Gaze yun. Nag-BKB TP nga yun eh. CD pa kasi yung TP niya ng ilang segundo noon kaya medyo na-late yung TP niya. Kung hindi na-late yung TP niya doon, maaaring mabuhay siya doon eh. Ah, ang tagal mag-proc nung ano eh. Ang tagal nag-proc nung Stone Gaze eh. But let's see. Dahil 7k gold deal lang naman to. 39 minutes into the game. 23 Savage. Hindi pa siya... Ayan. He's going for the Nullifier. Nga ba? Nullifier. Tapos gusto kong mag-abisal na lang dito si 23 Savage. May abisal na ba siya? Eh, peto. Pero tignan natin ha.
hindi tumatagal yung laro natin and hindi naman nahuhuli sa farm na itong T1. 40 minutes into the game, guys. 7k golded lang to. Hindi naman ganun kalaki yung kalamangan dito. Parang one item lang yan. Taskar, meron na siyang Walrus Kick dito. Maganda yung mga napiling item dito ng T1. Pwede itong game-changing. Meron siyang Psychic Hairband yung pack. Yung isang magiging target ng triple, pwede mong sipain para mag-big T na rin. So, meron silang heavy lockdown potential dahil dito sa Aghanim Scepter ng Taskar and ng Pak. So, may chance pa. Pwede namang sipahin ng Taskar yung Medusa eh, pag nag-stone gaze eh. True. Diba? Ano lang gagawin nila? All eyes on Medusa sa Aghanim Scepter dito ni Taskar. I-isolate lang nila dito yung Medusa kasi wala pang sagot dito sa ngayon. Kailangan muna patayin ng Boom Esports tong ng T1 yung mga kakampi ni Medusa. Walang hex ha, panghabol. Pero wala nang Psychic Hairband yung pack dito. Meron na siyang Spell Prism. Magandang item para sa kanya. Pero tignan natin dito. Medusa, Mystic Snake, tamang takbo. Na-force yung ano? Nag-gaze siya agad dun. Alam nila na gusto siyang gawin ng pack eh. Hindi, alam nila eh. Nakita na nila yung Ags ng pack eh. Alam na nila yung balak gawin dito eh. So, kailangan niya maging defensive. Pero ito ha, walang stone gaze. So, pwedeng gumawa ng play yung T1 dito. Carl, sinusulit yung Boots of Travel niya. Yappy. Dahil, Kuya D, anong sunod na item? Aghanim Scepter. And then, si White mo naman dito. For Carl, is going for the Arcane Link. Talagang more on, parehas talaga, maingat. Yung ano natin, yung both teams natin dito, bawal magkamali talaga kasi this is already the game number 3, Kuya D, ang magdidikta kung magiging maganda pa yung ano nila, standing nila dito sa group stages. Carl? Mangungulit lang si Carl dito, Kuya D. Pero huy, natos! Ay, the silence naku, na! Silence. Ay! Nahuli na si Carl Santino dun. Ano yun na pang silence sa kanya ron? Kalungkutan yun. Ay, na-force yung Supernova, Kuya D. Pero pwede mag-buyback si Carl dito. Nag-buyback si Carl. And tignan natin kung may mahuhuli sila. Tayo yung pinakain ng cookie. Takbuhan na. Here comes the pain. BKB has been pop. Na-silence si Taskar. Nag-Walrus Kick pero napatay dito. Walang buyback para sa kanya. Oh no! Delegado 23 Savage popping the BKB. Very late. Pero sinusuntok niya yung taong bato. Medusa is here. Tamang takbo sila ngayon dito. Dream Coil. Walang mababalin. Here comes the chase. Wala ng BKB. Tinamaan yung Viper ni Carlson ay tikuko dito. Pero here comes the BKB. The silence. Ako, nag-keso di bola. Ni Norbalin. Natay ka deha. Aray ko, Sep. Tawag na. GG na, guys. Na-jabate sila dito. Alam nyo na yung GG. Walang buyback si 23 Cabbage. 23 Carrots. Wala siyang buyback, guys. Ano pa to? Bubuhayin pa ni Carl ang diwa ng T1 dito. Gagawa pa siya ng play. Oo, gagawa pa ng play. Nag-buyback kasi. So, sobrang tapang dito ng T1. So, reasonable yung pagiging matapang nila dito. Little did they know na pwede naman pumalag dun yung Boom Esports. At dun yung Medusa, kompleto yung Boom Esports dun. Nangungulis lang si Carl. Nagkaka-microhan. Pwede na lang katalas. Carl, sige. Si Carl, may sariling laban. Nakalimutan ni Carl na Defense of the Ancient to. Pero tignan natin. Ako, eto na. Sabi ni Carl, I'm here. Right on time. Pero tignan natin kung makakapatay. Medusa, makunat, walang Phantom Assassin. Kaya ba nilang pigilan nito? Pero fortification magagamit. Here comes the Shiva's card. Ang kulit ni Carl, grabe! Carl Santino with a double kill. Binubuhay itong side ng T1. Carl Santino. Doing the impossible things for T1. Kasi kung... Sabagay, mapapatagal at mapapatagal din talaga ni Carl to eh, kahit nasabihin mo. Hindi, kailangan dyan, nila dito. Eh. T1, kailangan nila dito kay si Hex. Hex talaga. For T1? Oo. Hindi, kahit itong ano, Hex din eh. Kahit yung Boom eh. Kailangan nila Hex ang problema. Sino mag-Hex dyan? Pwede Phoenix. Alam pero ito. Nag-Rosh. Naku, na, mabilis pa sa quick po pag nabigay. Ata. Pero PC, makaramdam ka naman. Igalaw mo ang baso, Lodi. Lodge, igalaw mo ang baso kung nandito kayo, Lodge. Igalaw mo ang baso. Oh, no.
Oh no, tignan natin PAS here. Pwede to the ever important Roshan. Stifling dagger. Pwede nilang patayin. Here comes the Walrus kick. BB, Mortimer Kisses. Gagamitin. Medusa. Lalapit just to make sure na mapoprotektahan niya yung Bristleback. Here comes the Walrus kick. Napale. Pero BB delegado. Medusa sa nagpunta. Tapon basura. Uy, pero may namatay. Here comes the Walrus. Teka lang, lumalaban dito yung Medusa. Hindi ko alam kung kaya ba nila talaga to. Medusa nakikipagsuntukan. Nakikipagsuntukan. Ako, tinamaan ng lintik. Here comes the Illusory Orb. Medusa, trying to fight for... Oh no! Why? Bakit naman ganun? 1v5 yung gera. Digmaan! Supernova! Protektado! Garantisado! 23 Savage! Ay, nakawala si 23! 23 with a blink! 23 with a grit! Here comes the tiny blink dagger! 3, 2, 1... Avalanche! Yes! Lumalo siya. Akala niya beast yung beast ng kalaban. Jungko 23. Hahabulin niya yung T1 to. PKP, satanic. Oh, sige, laban mo na, Nak. Ako, inabisal. Sige, ilaban mo, Nak. Ilaban mo. Nagsatanic siya. Nagsatanic para tumakbo. Here comes the tiny. Tignan natin dito. Spell freeze him. Here comes the dagger. Delikado yung pack. Na-silent siya. Shiva's guard. Oh, tamang normal. Normal lang. Pero no ID, no entry. Para dito. Sa Taskar. And just like that. Pero, balik tayo sa even na laro. Pero Kuya D, kasi that's the age's advantage na sana for T1 eh. Pero nasayang ulit yun for T1, yung chance nila na pwede sila makabasag ng mga tier 2 tower. Handaya talaga nung aagan yung scepter gamit mo sa pag-PA yung kalaban. So may sagot din talaga nakita sa mo, PA. Nakita mo yung medo, tumayo sa harap anong ano? Tumayo sa lima? Yung lima? Di kasi may satanic pa yun, may stone gaze pa yun. Paano mapapalagan yung Medusa na kumpleto pa lahat ng ibibitaw niyang skills and items, di ba? Uy, double damage pa. Aray ko, yan na. Yan na. Aray ko, be. Sabi nila, hide. Aray ko, be. Tara na, pre. Anak, itabi nyo na. Ito na ako. Nak, tabi nyo na, Nak. Ito la, ako lang to. Pero kita mo yung PA, oh, di nila mapatay yung illusion. Noyo? Illusion, ano lang yung illusion escape lang yun ah. Ah, yung MKB kasi. Hex is the key. True? For both teams. Wala pa rin bumubuo ng Hex dito sa side ng boom ah. Pero hindi mag ano? Hindi magpupush dito itong side ng boom. Si Carl pa rin ang ano rito, ang nagpapatagal ng laro para dito sa T1. Yung pack, ang pinaka-impactful na hero sa T1 dito, pressuring the side lane, picking up heroes. Kaya tayo umabot sa punto na to dahil sa mga pack plays ni Carl Tantino. True. Kailangan niyang buhayin talaga dito and patagalin to. I think na ganito yung nangyayari sa kanila na hindi sila makakuha ng objective. Ako tanggalin ko na yung ano ko threads. Oops. Tsaka ako mag-ano. Tanggalin ko na yung threads tsaka SY na yung shot ko diyan. Sweep blink yung bubuwi niya eh. Sweep blink. Sabagay. Oo, yan. Tatanggalin niya na nga yung boots niya for sure. Sweep blink SY siya. Yan. Double damage pa to! Paano kaya nila madadampian to? Sa bagay, may chance pa rin naman. Divine Rapier para kay PA. Walang yayong sweep blink sa medo, ha? Walang yaya talaga, kuya. Bulagadag esports yan. And smoke na ako po, matagpuan nila si White Moon. Okay lang. Uy, naku. Okay lang, siya yung sumalo. Sabi ni White Moon, sige, para ako na. Nakita mo yung blink in nung ano, nung medo. Nawalan ng buhay. Late game na to ah. Lulululul. Late game na talaga. Oh, blink in na siya. Galit na. Galit na. Ang babaeng ang asawa ni Suma. Mga kaibigan. Si ang asawa ni Suma. Ay. Pero okay lang, nasa-shove naman ni Carl yung mga lanes dito. So, laging na-force yung Boom Esports dito na mag-defend talaga ng isang lane nila. So, hindi makompleto yung Boom Esports dito sa kanilang team fight. Ang ihingat din talaga ng T1. Wala, sobrang late nitong laban natin na to. 25 to 24, wala nang kwenta yung score. 2K Gold League, even na even sa Gold yan, guys. Kumbaga, next team fight, magkakaalaman.
Pero ang magiging problema kasi wala na dapat buyback yung T1 eh. Kung nagpe-pressure yung itong side ng boom. Wala, ano pa rin sila. Play safe din yung boom esports dito eh. Takot sila talaga magkamali din kasi, again, yung 2K gold lead na yan, wala na lang yan eh. Diba? Parang lahat-lahat sila even na dito, magkakatalo na lang talaga sila sa team fight. Pero si Mikoto, Ayun, huli. Triple avalanche! Aroy, kakap, walang buyback yun. Gagi, naka-EMB kasi. Ay, meron na ng buyback bigla. Yung triple toss, walang galawan. Kahapon ko pa nakikita yung triple toss na yun. Ang maganda doon, may silence yung Tiny. Hex na yung Phoenix dito. Ayun, ang yaman ng Phoenix din. Yaman din ng Phoenix, Kuya D. Ito, pwede nilang puwera sa inyong buyback ni Carl dito kung gugustuhin nila. Piling ko dapat i-force na nila yun eh. Ito, i-force na nila yung buyback ni Carl. Triple toss technique, hindi ka gagalaw. Napakasakit, Kuya Eddie. Mm-hmm. Chipin mo pag di ka nakapag-BKB rin. Dong na dong eh. Ina, wala na. Wala sila. Tagot sila sa pakit. Medusa, trabaho muna ako. Matala na lang ni Mikoto. Pero pwede sila lumaban dito. Pwede nilang i-bait pa lobe eh. Tapos mag-buyback yung pack. Binalik. Toxicin mo ako. Kailan pumasok sa damage? Sino? Nakapag-supernova na naman. Wait nga yun, Lodi. Bumalik yun, may blink. Kuroigo. Kuroigo. Lods. Lods. Pero yung nag-buyback yung pack dito. Pero late reaction star. Dream coin sa isa. Tignan natin. Enchantress inaabol. Stifling dagger. Enchantress will fall. Dalawang walang buyback dito sa side ng T1. Medusa nakikipagsuntukan. Phantom assassin. Laban sa Medusa. Bumabawas ka ba, Bas? Bay, bumabawas ka ba, Bay? Sabing ganun. Ayaw ba ito, Dagger? Ay, tinira pa yung iba. Tinira yung iba. Tsaka hindi pinansin. Oh my God, napabuyback sila ngayon dito. Oh, sabi na Medusa, ay wala akong Aegis, par. Sabi niya ganun. Oh, sige, lifesteal ka lang dyan, par. Ako nang bahala dyan. Protektado, garantisado. Oh, papasok yung pack. Nangungulit. Tignan natin. PA, toss back. Papalayo. Hyper. Ay! Medusa, high ground. Avalanche. Blink out. Grabe! Burado si Tiny pero Kuku inabol. Uy, 23 savage with a double kill. Ang ganda ng laban dito. Oh, teka lang, TP sa mukha. Makakatakas pa ng TP. Iniwan si Medu. Walang mana ang walang madang Medu. Nakikipaglaplaban. Ay, tinamaan ng Lintek. Eto na, Medu sa akin the world. Medu sa akin the world. Walang manang Medu. Pero grabe walang buyback. Grabe, ubos ang buyback doon. Ubusan ang lahi na naman para sa side ng T1. Diba? Yung mga buybacks were committed as well. Ang sigaw ng pugad lawin. Hindi, wala na siyang mana para makatuklaw yung ahas niya eh. Para makapandaran eh. Kung sana meron, no? Kung sana meron. Pero kaya pa, actually. Ayan, wala mga... Ito, may buyback pala. Itong tatlong core na... Buyback yung mga... Ang problema, hihintayin lang nilang mabuhay kasi wala nang buyback lahat dito sa T1. Nagamit na nila dun sa stretch na yun. Nakasya ba si PA? Ang kailangan nila ngayon dito, mag-Roshan. Kailangan nila mag-Roshan dito. Nalabas na ba si Roshan? Roshan talaga, battle of buybacks nasa kanila, eh. Nasa kanila ba ang timing ng Roshan? Phantom Assassin, going for the push. Sabi dito ng lumapit ka. Pumasok ka sa patibong, Diego. Ay, makulit ka. Pumasok na siya sa patibong. Binabasag na yung base natin. Bibigay ba natin yan? Bibigay natin yan, pre. Papasok na sila sa patibong. Mabuhay ka na, kaibigan. Ito na. Mabubuhay yung Phoenix. Ang gagawin yan, Icarus Dive Hex. Mortimer Cases para ma-pendop. Ayan, sakit. Ang sakit ng Mortimer Cases. Ano yun? Ba't ang bilis ng Mortimer? Ano ba yun? Ayun oh. Mortar yan, naging machine gun? Yung ano ata yun? Hindi, tignan yun nung obs dati. Alam ko sa ano yun eh, sa talent. Ah, hindi, 25 yun, plus 6 eh. Plus 6 na Mortimer's Kisses na launch. Di, pero bumilis yung projectile eh. Hindi na pucho-pucho eh. Nakalahati. Ah, guys, sabi no, nila. Paano pag solid na ano? Guys, sabi nung boom, it's an honor playing with you guys. I think we need to end this right here, right now.
We have 4 buybacks. They Shark. Only have 1. Let's go for the team fight. Smoke on smoke action. Are you ready? Are you ready? Let's get it on. It's time for the main event. Dang, 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 dang. Parang eto na tayo, guys. Ako, eto na, lumabas na si Lady Girl. Lumabas si Lady Girl. Pumasok si Lady Girl. Tinuklaw niya ng ahas pero napakakunat. Takbay mana ni Lady Girl. Tignan natin dito, mga kaibigan. Dinuturaan-turaan lang ni Bristleback. Oh, we now respect for the isolation play. Dream call. Here comes the Medusa. Jumping in, jumping in. Phantom Assassin with the blinking and towards the high ground. Mystic Snake, Medusa. Akong bahala sa inyo. Kuku, Kuku, where are you going, Kuku? Kuku popping the PKP. They are, oh my god, they are split in the fight versus Constantino. Bristleback. Oh, wala pang namamatay. Here comes the Stifling Dagger. Galit na si 23 Savage. Oh, na-hex. Na-hex is real. And here comes the Poor Stop. The Body Stop. Oh no, may Six Snake. 23 Savage. Constantino. May na-stun. Bristleback. Oh no, mamamatay dito yung Taskar. Here comes the Dream Ball. They want to fight right here, right now. Phoenix going down. No buyback for the Phoenix. Buyback for the Enchantress. This is the longest team fight ever in the history of Dota. They are going for the micro place. Roshan is up, trying to join the team fight. Oh my god, this Bristleback, Abyssal Blade, Mortimer Kisses, Mala Shotgun, Rupido, Rupido. Oh shit! Nahuli si Garbage! Garbage! What are you doing, Garbage? Constantino is doing magnificent thing. What the fuck are you doing? You're doing what? Trying to fight the enemy alone? Are you fucking serious? Oh my god, this 23 Savage! This guy! Jackie is not the problem! Bakit ganun? Sabi mo, kuya. Wala, ang ganda rin ginagawa ni Dream Sim dito eh. Ang ganda ng sweep king talaga sa kanya din. Ba't nandun siya sa malayo? Lumayo siya sa team niya? Ang ganda lang ginagawa nung pakiniisa-isa na yung kalaban eh. Constantino na eh. Constantino game na eh. Kaso, ayaw magpasapaw nung 23 Savage. Ayaw magpasapaw, guys. Ito na, ito na, anak. Sabi ni Santino dito, nak, sige, ako bahala. Papatagalin ko to. 1 minute for you, my friend. Oh, Biniper Strike. Dinuraan ni Kuku. Toxicin. Oh, toxicin mo to. Oo. Sinipay yung Medusa sa malayo. Hello! Baka naman, sir. Avalanche Toss combo. Sumakay sa Chubibo. Unli Rides. Parang nakabili ng Unli ticket. Hello, VIP ticket sa Enchanted Kingdom. Oh my god, sinipa na naman. Medusa, gamit ng Stone Gaze siya. Walang mana dito. Sabi ni hindi namin kailangan si 23 para manalo. We don't need you. You are the problem. No! But 3 heroes dead. Supernova, Constantino! Kaya mo ba ito, Carl? Mas maganda maglaro ka na lang mag-isa, Carl. Wala namang maasahan sa mga api mo, Carl, eh. Ano nangyari? Si 23 Savage, ako, 23, from Phantom Assassin to Phantom Maasim real quick. Inasiman! Sobrang asim magdota! Patalo! Ano pa yun? Phantom Maasim! Putik yan, no? Ang ganda na sana ito, eh. Ang ganda na sana lang para sa sidelang ng T1. Na-delay nila yung ano, na-delay nila or na-micro nila yung mga skills dito ng Boom Esports. But, unfortunately, when PA died, doon na talaga na-guho ang game number 3 dito ng T1. Diba? Unfortunately for Santino, eh, kahit ginawa niya yung best niya to show the creep or cut the creep wave, hindi pa rin. Nakita mo ba, Casey? Siya na yung parang late game hero. Yung pack na yung gumagawa ng paraan eh. Dream coil after dream coil. Pitas ng hero. Sabi ni 23 Savage, siya akong post one dito. Hindi ako pwedeng masapawan. Hold my beer. Ayun. From Phantom Assassin to Phantom Maasim real quick, guys. Napaka naman. Sabi yun. Yeah. Pero congratulations again for Boom Esports. Grabe yung series na to. Sabi ko na magkakaroon ng game number 3 dito. So Boom Esports, second na sila sa ano natin, sa standing natin dito. And for T1, kailangan nilang bumawi dahil ang sunod na laban nila would be TNC. TNC yung sunod na kalaban nila, and sana yan sa May 1. And for Boom Esports naman, kailangan na nilang hanapin, Casey, dito yung group nila. Kasi 1-3 na sila kung di ako nagkakamali.
1-3 or anong, hindi ko alam kung ano standing nila, pero parang gano'n na nga yun eh. 1-3 na sila kasi talo sila sa, ah hindi, ano lang, 1-2 lang ang kanilang score. Kasi, 1-2 lang. Tingnan, 1-2 ba? Tingnan natin. 1-2 lang, oo. Kasi natalo yung, natalo sila sa Omega, panalo sila sa Lilgan, and talo sila dito sa Boom. 1-2 lang yung score nila. But, yun nga, talo. Congratulations again for Boom. Hindi, talo sila sa EXEC eh. 0-2 rin sila sa EXEC eh. Yung unang laban nila, EXEC eh. Unang panalo ng EXEC. Ay, hindi pala. Sorry. Hindi pa. T1. Fanatic yung natalo okay. Ng ano. Omega Boom pa lang nakalaban nila. So, 1-2 pa lang. Sa May 8 pa yung, execration versus T1. Doon magkakaalaman din. Pero well played for... Sayang yung effort talaga, Boom. Guys. Bakit naman kasi naging ganun? Ganda na nung laban eh. Di, well played si pa rin talaga sa mga supernova dito ni ano, sa mga supernova dito ni Phoenix. At saka si Mikoto kasi sobrang consistent dito sa game na to eh. No, yung mga target niya dito sobrang on point, laging niya natatalo na nahuhuli din dito si Carl din lagi din nahuhuli dito. Tsaka si 23 Savage as well. Tsaka siguro yung Viper na pick sobrang lakas niya no early pero kasi na-force na sa late game eh, Kuya D. So, yung Viper dito, pagka nether toxin niya sa team fight, pag nakakapitan siya ng Scuddy dito ni Medusa, wala, tatakbo na lang din siya, di ba? Taga-Viper strike na lang din. So, parang nag-follow up na rin yung Viper dito sa game natin. Oo nga eh, and ang ganda na ng mga execution, doon lang talaga sa mga mini detail eh. Individual plays na lang yung naging problema, may item naman lahat, dikit na dikit yung laban, game number 3 tayo. Pero at the end of the day, Boom Esports taking this game away from T1 ha? Yep. So kailangan bumawi ng T1 dito for their next match and that would be versus TNC. For Boom naman, TNC din yung next na makakalaban nila dito. And sa May 1, magkalaban din Obinion and Execration naman. So, ang dami nating aabangan for our next week ng ating DPC. Yan, sa Saturday. Sa Saturday na pala to. So, weekends pala, guys. Okay, so kami ni Casey, guys, magpapaalam na kami, guys. Gabi na rin, anong oras na rin. Sana nag-enjoy kayo sa Best of 3 series natin. And thank you sa mga tumutok, nanood, sumubaybay dito sa aming coverage ng DPC Upper Division for Southeast Asia. Kuya D and Casey, bouncing up. Ay, na-all, may pa-Starbucks. Big it up, big it up! Yes! Like, pick it up, yep.